Isa pong mapagpalang umaga sa ating pong lahat. Kami po ay mula po sa Door of Faith District 9 sa pangungunan po ng aming Pastor Luis Bailon. At ang live po na ito ay mula po sa Door of Faith Church, Kawayan, Isabela. And sa bawat isa po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. And so, bago po tayo mag-aral sa salita ng Diyos, tayo po yung manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Praise your name, our God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, tinatakita. Salamat po muli sa umaga pong ito, Panginoon. Sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong kadakilaan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Patuloy po namin kayong pinupuri. Sinasamba, Panginoon, sapagkat ang inyo pong dakilang pangalan ay karapat dapat, Panginoon, na purihin at sambahin. Hallelujah. Salamat po sa inyong kabutihan. Hallelujah. Na siyang umakay po sa amin at patuloy na umaakay po sa amin, Panginoon. Upang patuloy kami makalakad sa inyo pong katwiran, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo po lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, minsan pa tayong maawit sa Panginoon. Awitin po natin kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Awitin po muli natin sa umpisa. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sumba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagmabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Dunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
tunay nga ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga ang ika'y walang katulad. Tunay nga ang ika'y walang katulad. Tunay nga ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga ang ika'y walang katulad. Hallelujah. At tunay nga ang ika'y walang katulad. Tunay nga ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Purihin po kayo. Salamat po muli sa umaga pong ito. At sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon, sa pag-aaral ng inyo pong mga salita. Ayan po inyo, Panginoon, na sa inyo pong mga salita, patuloy kami matuto, Panginoon, maituwid, Panginoon, at mapalakas nito, Panginoon. Ayan po ninyo, maging sa mga nanonood, Panginoon, ay patuloy, mabigyan, Panginoon, ng puso, Panginoon, na may pagnanasang patuloy po kayo makatagpo sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Magministeryo po kayo sa amin, Panginoon, katagpuin po ninyo kami at magpakayag po kayo sa pamamagitan ng inyo pong mga salita, Panginoon. Patuloy po namin kayo pinupuri, tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa araw na ito, mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin sa pangalan po ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos na nagkaloob sa atin ng buhay, ng kalakasan at sa pribilehiyong ito na tayo po ay magsama-sama upang mag-aral po ng kanyang mga salita. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya po sa umaga pong ito, no, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Tito chapter 2 verse 11. Aklat po ng Tito, chapter 2, verse 11 po. Basahin ko po sa aklat po ng, sa salin po ng ang salita ng Diyos. Okay, pakinggan po natin. Sabi po, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin po ang salita po ng Panginoon. Okay. So, ito po ay binabanggit ni Apostol Pablo kay Tito na ito yung mga bagay na o katotohanan na ipaalala sa mga kapatid sa pananampalataya doon sa lugar na iyon. So, binabanggit po diyan yung sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay naiinihayag sa lahat ng tao. Pag sinabi po ang biyaya ng Diyos, no, usually ang nagiging definition nito ay patungkol sa mga material na bagay. So, like pagka papasalamat tayo tungkol sa pagkain, sa mga material na pagpapala, ano? Ang sinasabi natin biyaya. Ang tamang termino, ang tamang dapat po nating sabihin pag sa mga bagay na 'yon ay pagpapala. Kasi ang biyaya po ng Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo at walang iba kundi ang dala po niya ay kaligtasan. Kaya po, pag sinabi pong biyaya, ano ho, ay tumutukoy po yan sa ating Panginoon. At ang biyaya po, ang ibig sabihin po ng biyaya, no, ay ibinigay ng Diyos ang hindi karapat-dapat para sa atin. Okay? Binigay ng Diyos ang karapat-dapat sa atin. Ano pala yun? Habag. No? Pag sinabing biyaya, ibinigay ng Diyos ang hindi karapat-dapat sa atin
sapagkat tayo po ay karapat dapat mapunta sa kapahamakan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas ang bawat isa po sa atin. Kaya po, yung biyaya po ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin. So mayroon pong itinuturo ang biyaya ng Diyos. Sa atin po ng mga nakatanggap ng kaligtasan, mayroon pong itinuturo ang salita ng Diyos na dapat nating gawin o tamang response sa atin na tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Babasahin ko po sa aklat po ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians, chapter 6, verse 1. Sabi pong ganun dyan, no, sabi pong ganun dito, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Sa ibang salin, huwag sayangin ang biyaya ng Diyos. Huwag masayang ang biyaya ng Panginoon. Huwag nating tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, tumanggap tayo ng kaligtasan. Meron tayong katiyakan ng kaligtasan na pinangako ng Panginoon, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung mamumuhay naman tayo ayon sa pamantayan ng daigdig na ito, o ayon sa pamantayan ng dati nating pamumuhay, nahiwalay sa Diyos, makasalanan, at laging nasusunod yung sarili natin, sa gayong paraan, tinatanggap natin o tinanggap natin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Kaya po, dun po sa mga sumunod na talata, pinapaalala po ni Apostol Pablo na ito yung dapat maging response o tugon dun sa biyaya ng Diyos. Basahin ko po sa aklat ng Tito chapter 2 verse 12. Sabi po dito, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So ito po yung binabanggit po ng talatang ito. Ano po bang ibig sabihin ng makamundong pamumuhay o worldliness? Ano po bang meron dito? Anong klaseng pamumuhay ba ang meron pagka pinag-uusapan yung makamundong pamumuhay? Sabi po ng salita ng Diyos sa aklat po ng 1 John chapter 2 verse 16. Okay. O sa 15 muna. Sabing ganoon dito ni Juan, ano? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ano daw po ang meron doon sa sanlibutan, no? Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, ayan po yung pattern ng pamumuhay sa daigdig na ito. No? Pagnanasa ng laman, kung ano lang yung gusto ng sarili mo, kung ano lang yung nagustuhan mo, no? Kahit na alam mo na ito'y mali dahil gusto ng laman, go! Tuloy lang, ipinaglalaban. Pagnanasa ng mata, no? Katunayan ng marami tayong mga naiuwi sa bahay natin, binili natin kasi kagandahan lang tayo, no? At pagmamalaki sa buhay, the pride of life. Sabing ganon, ang bagay na ito ay hindi nagmumula sa Ama. So, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon na tayong tumanggap ng biyaya ng Diyos, tayong tumanggap ng kaligtasan na ito, hindi na dapat tayo mamuhay dun sa paraan ng pamumuhay ng mundong ito. Sa halip, tinuturuan tayo na mamuhay na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. So, binabanggit kanina dun sa Titus, ano, chapter 2, yung makamundong pamumuhay, binabanggit sa atin ang salita ng Panginoon na ito yung dapat nating talikuran. Kasi yung makamundong pamumuhay, no, hindi yun kailanman nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. At naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa mga bagay na yun. Ano pa? At damdaming makalaman. Ano-ano naman po yung mga damdaming makalaman? Sabi po sa aklat po ng
Efeso chapter 4 verse 25, no? Self-centered attitude, mga pag-uugali, kagawian, paraan ng ikinikilos na kailanman ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Sabi pong ganun dito. Dahil dito, itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. O 26, ang sabing ganun, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. So sa tuwing pinapairal po natin yung damdaming makalaman ano, sa buhay natin, parang pinapahintulutan natin o binibigyan natin ng pagkakataon ng kaaway na gumawa ulit sa buhay natin at alipinin tayo ulit. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa bagay na yan, sa katotohanan na yan. Amen. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Sabi sa 29, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong nakapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. O yung paraan ng ating pagsasalita. Paano ba tayo sumasalubong sa iba't ibang mga sitwasyon, no? Tulungan tayo ng Panginoon. Verse 30, huwag ninyo at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibay na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Purihin ng Panginoon. 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So kapag kaganyan yung ating pong paraan ng pamumuhay, yung damdamin po natin, ano, yung paraan ng ating pong pagsalubong sa iba't ibang sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Dahil nakatanggap tayo ng kaligtasan at hindi natin tinanggap ito ng walang kabuluhan, sa halip gusto nating parangalan o nais nating parangalan ng Panginoon, no? Napakahalaga ng pagtalikod sa pamumuhay. Pamumuhay na kung saan ay ang sarili natin yung ating Panginoon. Si Jesus na po yung ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon po, tuloy ko po yung talata doon sa verse 13 ng Titus. Okay? 2:13. Sabi pong ganun dito. Verse 12 muna. At mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat dapat sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ng pagpipigil sa sarili. Isa yan sa mga bunga o bunga ng banal na Espiritu. Ang pagpipigil sa sarili ay katulad sa isang sasakyan na may preno. Kapag wala po tayong pagpipigil sa sarili, katulad po tayo ng isang sasakyan na walang preno. Pag walang preno ang sasakyan, ano pong pwedeng mangyari? Kaya po, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon na habang inihintay natin, no, yung dakilang pag-asa na ito, yung kaligtasan na lulubusin ng Panginoon sa kanyang pagparito. Grabe sa verse 13, pakinggan po natin, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Paparito po ang Panginoon sa ikalawang pagkakataon upang iligtas, tubusin, dalhin sa piling niya yung mga nagsisipaghintay sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Yung mga tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. That will be a notable day. Hallelujah. Sabing ganun, no, habang hinihintay natin yon, mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat dapat sa ating Panginoon. Okay? Kaya, binabanggit po dyan, ano, ito po yung ating pong pag-asa na hinihintay.
Yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo sa Hebrews chapter 9 verse 28. Pakinggan po natin. Ang sabing gano'n, gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog ang dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Kaya po, sa buhay natin, si Kristo po ay patuloy nating parangalan sa paraan ng ating pamumuhay at sa paanong paraan natin ito gagawin. Ano po ang tamang response o tamang tugon natin sa habang naghihintay tayo sa dakilang araw na ito? So napakahalaga na ialay natin yung ating buhay, buong buhay sa ating Panginoon. Na kung paano inialay ni Kristo yung kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sa ganyang paraan, yung buhay naman natin na tinubos ng Panginoon, kinahabagan ng Diyos, pinatawad ng Diyos, no? Yun naman po yung ialay natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi po sa aklat po ng Roma, chapter 12, verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, na inyong ialay ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Verse 2, binabanggit po diyan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So kapag inialay natin yung ating buhay sa Diyos, no? Ito yung karapat-dapat na pagsamba, banal, buhay, banal at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, yung buhay natin na tinubos ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Ito din naman yung iaalay natin sa Panginoon. Ito yung karapat-dapat nating pagsamba sa Kanya. At dahil inialay na natin yung ating buhay sa Panginoon, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Kung ang mundong ito, nais nilang laging mapansin o mapaluguran yung kanilang kagustuhan, yung sa nilang sarili, tayo po, nais nating paluguran palagi ang Panginoon. Kaya nga, isa sa binabanggit ni Apostol Pablo, no, sa aklat po ng ikalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Sabi po dito, pakinggan po natin, namatay siya para sa lahat, upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na muling nabuhay para sa kanila. So yung buhay mo ngayon, yung buhay na binibigay ng Diyos, yung in-extend ng Panginoon na buhay, na binibigay sa bawat isa po sa atin, mabuhay tayo para sa ikararangal ng ating Panginoon sa Kristo sa araw-araw. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo dyan sa verse 9, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa man o nasa piling Niya. So ito na po yung buhay natin, yung parangalan po natin ng ating Panginoon. Habang inihintay natin yung pinagpalang pag-asa, yung muling pagparito ng ating Panginoon sa Kristo upang iligtas yung mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kaya naman po, nais ng Diyos na lumago tayo sa biyaya Niya. Lumago tayo sa pagkakilala. So, kasi habang dumalago tayo sa pagkakilala sa Panginoon, so sa biyaya ng Diyos, mas lalo nating maitatalaga yung ating buhay sa Panginoon. Mas lalo nating mapaparangalan ng Diyos kapag lumalago tayo sa pagkaunawa sa Kanyang biyaya. Kaya sabi po ni Apostol Pedro, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po diyan, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob o sa biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa kanya at sa pagkakilala sa kanya.
Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya po iniikayat tayo ng salita ng Panginoon na habang hinihintay natin yung dakilang araw ng pagparito ng Panginoon, patuloy tayong lumago sa pagkakilala sa Kanya at talikuran natin anumang pamumuhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Nandiyan ang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kalakasan at kapangyarihan upang mapagtagumpayan anuman yung mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Habang hinihintay natin yung ating pag-asa, yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, yung napipintong pagparito ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas ang mga nagsisasampalataya sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoon at bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos ay isang pagpapala. Pagpapala na kung saan ay makapamuhay tayo ng nakararangal sa ating Panginoon. Bilang panguling talata, sabi po sa aklat po ng Salmo, Psalms 19 verse 14, panggan po natin. Sabi pong ganun dito, maging kalugod-lugod na ba ang mga salita ng aking bibig at pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, o Panginoon, ng malaking bato, na aking malaking bato at aking manunubos. So, binabanggit po ng nagsulat ng salmong ito na yung salita ng aking bibig at yung pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon na aking malaking bato at manunubos. Saan po ba nanggagaling ang salita ng bibig, no? Sa puso. Kaya po mahalaga, no, na babantayan po natin palagi kung ano yung ating pong pinagtutuunan ng panahon. Kasi iimpluwensya po yun sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Kaya po, kung mas marami tayong panahon sa salita ng Panginoon, sa pagbubulay-bulay sa kagandahang loob ng Diyos at gusto nating palaging maparangalan ng Panginoon. No? Kasi minsan, pwede nating o mapepeke natin yung nasa outward, yung panlabas na pagkilos, no? Pero yung nilalaman ng puso, alam ng Panginoon yun. At yung nilalaman ng puso natin ay sinisiyasat yun ng Diyos. Kaya naman, sabi ng sulat, maging kalugod-lugod yung salita ng aking bibig, yung pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, o Panginoon. Kaya po, habang iniintay natin yung kilang pag-asa, yung biyaya ng Diyos sa ating natanggap, no, talikuran natin yung makamundong pamumuhay, yung damdaming makalaman, mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Panginoon. No? Ialay natin yung ating buhay sa Diyos na siya nating karapat-dapat na pagsamba. Amen? Habang inihintay po natin ang pinagpalang pag-asa na ating pong inaasahan sa Diyos. Kaya, hindi mahirap ipaglingkod sa Panginoon ang iyong buhay. Lubalago tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, tuloy tayong humingi sa Diyos ng paglago, palaguin tayo ng Panginoon. Ng pagkaunawa at lubusang pagtatalaga pa ng buhay sa ikararangal ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Na salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. Tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa kabutihan ninyo sa buhay namin, aming Ama. Salamat po, O Diyos, sa napakagandang pagkakataon na pinagkaloob po ninyo sa amin sa araw na ito sapagkat patuloy po naming nararanasan ng kasaganaan ng biyaya at habag po ninyo, Panginoon. Salamat po dahil kami bilang isang taong makasalanan, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sapagkat kami po, O Diyos, ay nagkasala sa iyong harapan. Isang karapat-dapat sa amin ang hatulan ng pangwalang hanggang kapahamakan dun sa impyerno. Walit sa kasaganaan ng iyong pag-ibig sa amin, hindi po ninyo ibinigay yung parusa na nararapat para sa amin. Sa halip, ibinigay po ninyo, Panginoong Diyos, yung hindi karapat-dapat sa amin. Papatunay, Panginoong Diyos, na napakasagana ng habag po ninyo, aming Diyos. Kaya naman, kami na mga tumanggap ng kaligtasan na ito,
Tulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin na hindi ito mawala ng kabuluhan. Sa halip, patuloy namin kayong maparangalan sa paraan ng aming pong pamumuhay higit sa lahat, aming Diyos. Habang iniintay po namin yung dakilang araw na napipintong pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa araw na ito. Balain po ninyo, Panginoon, ang lahat po ng mga sumusubaybay sa live devotion po na ito. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, karunungan. Tugunin po ninyo anuman ang kahilingan ng kanila pong puso na naaayon sa iyong kalooban, Ama naming Diyos. Pagbalain nyo rin po ang lahat po ng aming mga leaders, Lord God. Hallelujah sa kabuuan po ng Door of Faith Church and Bible School sa pamumuno ng Pastor Joseph Masaredo. Sama ng kanya pong pamilya, lahat po, Panginoon, ng mga kamagagawa po namin sa kabuuan po, Panginoon, ng Door of Faith. Lahat po, Panginoon, ng mga district supervisors, aming Diyos. Pagpalain po ninyo, aming Ama. Lahat po, Panginoon, ng mga personal workers, ordained ministers, mga missionaries, Panginoon, pagpalain po ninyo dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Maraming salamat po, Ama. Patuloy kayong maparangalan, mapapurihan, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo po namin, minsan pa, ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang buong maghapon po namin. Higit sa lahat, ang pangalan po ninyo ang patuloy na mapagpala sa pamamagitan ng aming pong pamumuhay. Maging pagpapala din po ang bawat isa po sa amin sa iba na maging daan kami ng kaligtasan ng mga taong hindi pa po nakakilala po sa inyo, maging sa mga taong nawawala ng pag-asa. Maraming salamat po, O Diyos. Papuri sa inyong pangalan at sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu. Patuloy niyo po kaming gabayan at pangunahan upang makapagbigay kami palagi ng kaluguran sa aming Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po. Pagpapala po ay sumagana sa buhay at sa puso.